Magandang araw po. Kamusta po kayo? Kinakamusta ko po ang lahat ng mga kapatid natin sa buong mundo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po magre-react naman po tayo sa mga kaganapan doon sa Pilipinas. Narito ang mga dapat yung malaman para lagi una ka sa balita. Naputol at lumaylay ang mga kable sa isang bahagi ng Katipunan Avenue matapos sumabit ang isang dumaraang truck. Kung dyan po ang inyong daan ngayong umaga, asang apektado ang daloy ng trapiko. May unang balita, live, si James Agustin. James! Good morning, abiso sa mga kapuso natin motorista na dumaraan dito sa CP Garcia Avenue, corner Katipunan Avenue, dahil may mga nakalaylay nga po ng mga communication at internet cable dito sa lugar, particular dito sa kalsada. Bandang alas 2:30 na madaling araw kasi igan kanina, nang sumabit ang isang truck kaya nahatak ang mga kable. Ang iba na putol pa kaya lumaylay ito sa kalsada. Ayon sa mga responding traffic enforcers ng MMDA, hindi na raw nila inabutan ng truck. Inireport lang daw ito sa kanila na napadaan ang motorista. Naglagay ng plastic barrier malapit sa mga nakalaylay na kable habang inaantabayanan na magsasaayos nito. Isang lane lang ang madaraanan ng mga light vehicles na mula sa Katipunan Avenue southbound, pakanan sa CP Garcia Avenue. Nag-report po sa amin na isang motorista, kaya pinuntahan din po namin kagad. Pagdating namin dito, ayan, naputol na po yung mga wire at maraming nakalaylay. Kaya inassist na lang po namin para mapabilis po yung daloy ng trapiko. Hindi na po namin naabutan at umalis na lang po yung nakaputol. Tinakbuhan po yung naputol niyang mga kable ng wire. Samadala, ikay, papakita ko lamang yung sitwasyon dito sa lugar. Nakalaylay pa rin po yung mga kable dito. Iba nga, naputol pa dyan. At marami-rami itong kable na ito. Tulad nyo na nakikita nyo, naglagay ang MMDA sa paligid ng mga kable na yan ng plastic barrier dahil kanina may ilang mga motorista na napapadiretso dyan. Particular yung mga nakasakay sa motorsiklo. May mga tauhan din ng MMDA dito sa lugar na nagmamando sa daloy ng trapiko. At hindi naman po nakaka-apekto pa ito doon sa traffic. Pagpasok dito sa CP Garcia, yun nga lang, nagkakaroon nga ng kaunting kalituhan kanina, kaya naglagay na sila ng mga barrier dyan. Yung mga kapuso naman natin na galing sa CP Garcia at kayo po itatagos dito sa Katipunan Avenue southbound ay wala nang problema dun sa daan. Yun nga lang, may mga nakalaylay pa na ilang mga kable dun sa kabilang lane nitong kalsada. Yung muna ilitas mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin Pumpuso para sa Pilipino. Huligam ang pagpuntirya ng ilang lalaki sa dalawang bisikleta, pati na rin sa mga sampay sa isang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Nabawi naman agad ang isang bisikleta dahil sa sumbong ng kapitbahay. Laging una ka sa balita at nagbabalik si James Agustin, exclusive. Kita sa CCTV footage ang pagpasok ng ilang lalaki sa compound na ito sa Barangay Payatas, Quezon City nitong Martes ng gabi. Ang isang lalaki bahagyang umakyat pa sa hagdanan na tila may inaabot. Kinuha na pala niya ang nakasampay na damit. Maya-maya pa magkasunod na inilabas sa mga lalaki ang dalawang bisikleta. Sa mas malapit ang kuha ng CCTV, masdan ang paglapit ng isang lalaki sa mga nakaparadang bisikleta. Umalis siya saglit. Pagbalik ng kanyang kasama, kinuha na ang isang bisikleta. Ang ikalawang bisikleta, pinuntirya naman ng isa pang lalaki. Nahuli kam din ang pagtakas sa mga sospek. Naglakad ang isa, dala-dala ang ninakaw na damit, habang nakasakay naman sa ninakaw na bisikleta ang kanyang kasama. Habang tumatakbo, kasunod nila ang ikatlong sospek. Napansin na pala sila ng residente sa compound, kaya isa lang ang natangay na bisikleta. Pagmamayari ni Mang Dominador ang ninakaw na bisikleta na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Pamulan, nandun ako sa bahay, nanonood ng TV. Di ngayon, tinawag ako. Sabi niya, kuya, yung bike mo anong kulay? Kulay blue, sabi ko. Eh ngayon, may dumating na mag-asawa siguro yun. Yun ang nasabi nga, yung bike mo kulay blue, sinakyan na ng bata. Sumasideline daw bilang construction worker si Mang Dominador. Bilang minimum wage earner, mahalaga sa kanyang bisikleta na ginagamit niya pag pumapasok sa trabaho. Eh yun talagang malaking tulong sa akin yung bike na yun. Eh kung saan ako makarte, yung
trabaho ko doon, yung nakasama ko rin, bike. Eh ngayon, eh, wala eh. Nahihirap na lang ako ng bike sa manugang ko. Ang ikalawang bisikleta na munti ka na matangay, pagmamayari naman ang apo ni Aling Emmy. Yung sa apo ko, sinunod niya, tapos yun nga yung kasalubong na niya yung nangupahan sa dulo, iniwanan niya dyan. Kaya niya tinuloy. Tumakbo na sila. Nai-report na sa barangay ang pagnanakaw. Inalam pa ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga magnanakaw. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipinas. Napaypaso, hindi na kumpirma ng Commission on Appointments ang 12 cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos. IKCA Chairman at Senate President Miguel Zubiri, inulang na sa oras para sa deliberasyon. Ang mga na-bypass ay sina Press Secretary Tracy Cruz Angeles, Social Welfare Secretary Kevin Tulpo, DPWA Secretary Manuel Bunuan, at Energy Secretary Rafael Lotilia. Gayun din sina Finance Secretary Benjamin Diokno, Department of Human Settlements, and Human Development Secretary Jose Abuzar, DICT Secretary Ivan John Enrile Uy, at Migrant Worker Secretary Susan Oble. Hindi rin nakumpirma sina DOST Secretary Renato Solidum Jr., DTI Secretary Alfredo Pascual, Transportation Secretary Jaime Bautista, maging sina Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, at Commission on Audit Chairman Jose Calida. Sinusubukan pa namin po na napahayag ang Malacanang. Umakyat na sa 10 ang naitalang patay dahil sa panlasa ng bagyong Karding. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula sa Baliwag, Bulacan at Tanay Rizal ang 2 nadagdag. Pagkalunod ang sanhi ng kanilang pagkamatay, makita masawalo ang naiulat na nawawala. Kabila sa mga nadagdag ay 2 mula sa Antipolo, 1 sa Patnanungan, Quezon, at 2 sa Mercedes, Camarines Norte. Ang halaga ng pinsala sa agrikultura ay tinatayang nasa 1.97 billion pesos ayon sa Department of Agriculture. Risa Ontiveros, ang Commission on Higher Education tungkol sa mga ghost scholars. Sa budget hearing noong Martes, sinabi ni Ontiveros na may natanggap silang mga reklamo na napunta umano ang pondo ng scholarship program ng CHED sa hindi tamang mga benepisyaryo. Bukod dyan, may halos 400 estudyante rin daw na hindi nakatatanggap ng education subsidy. Gayon naman ni CHED Chairperson Prospero De Vera, walang nilabag ang komisyon tungkol sa paggamit ng pondo para sa libreng edukasyon. Inihingi niya kayo, Ontiveros, ng mga pangalan at dokumento ng mga inireklamo para maimbestigahan ang umano'y ghost scholars. Simula ngayong araw, visa-free na ulit ang mga Pilipinong papunta ng Taiwan. Bahagi ito ng pagluwag ng travel restrictions ng Taiwan. Base sa anunsyo ng Bureau of Consular Affairs ng Taiwan, pwedeng manatili roon ang mga Pilipino hanggang 14 na araw. Epektibo ito hanggang July 31, 2023. Sa akop ng visa-free privileges, ang mga aktibidad na hindi na kailangan ng permit gaya ng pagbisita sa mga kaanak, turismo, social events, at fact-finding missions o international exchanges. Para sa iba pang detalye, makita niyo po ang website ng Bureau of Consular Affairs ng Taiwan sa kaliwang bahagi ng inyong TV screen. Water Interruption Advisory naman tayo. Naglabas ng abiso ang Manila Water kaugnay nito. Apektado ng Manila Water Interruption ang ilang barangay sa Pasig at Taguig simula mamayang 1 p.m. hanggang 4 p.m. Sa ilang lugar naman sa San Juan, 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas ang water interruption. Sa ilang barangay sa Quezon City at Mandaluyong naman, asahan yan Good news yung visa-free na yung Taiwan sa 14 days. So yung mga gustong magbakasyon sa Taiwan, magandang balita po ito dahil hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. Kung sana naman yung mga karamihan ng ating kababayan gusto magtrabaho sa Taiwan, factory worker o mga kasambahay, so pwede na nilang doon na sila mag-apply pagdating nila. So bali may 2 weeks silang ano, visa-free na pag-stay doon. Tuloy natin. Yang 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Apektado rin ang ilang barangay ng Marikina mamayang 10 p.m. hanggang 6 a.m. bukas. 9 na barangay naman sa Baras Rizal ang makararanas ng water interruption mamayang 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Mamayang 10 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan,
makakaranas ng water interruption sa ilang barangay sa Cainta, Rizal. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang official website at Facebook page ng Manila Water. Mga kapuso, nakakailang linggo pa nga lamang mula nang ilabas ang executive order na nagiging optional na lamang ang pagsusot ng face mask outdoors at sa mga open spaces. Ito, pinag-uusapan na naman natin ang pagbabalik ng mandatory wearing of face mask dahil po sa muli na naman pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. At ano kaya ang pulso ng ating mga kapuso tungkol sa usapin na yan? Para bang laban-bawi, yun nga lang, alam naman natin ito po yung mga temporary interventions lamang na ginagawa ng ating pamahalaan. Depende sa magiging resulta ng ating COVID situation. Pulsahan po natin ng ilan nating mga kababayan na nandito. Nandito po tayo sa Litex Commonwealth. Ito, ang dami mga commuter dito. Tanungin natin sila. Ito, nakita ko si Kuya kanina po eh. Kuya, optional lang pagsusot ng mask. Kayo, hindi na kayo nagmamask obviously. Bakit po? Kasi medyo nahihirapan yung huminga. Saka open space naman. Kaya ito, medyo pahinga na lang konti sa face mask. Anong masasabi mo na minumungkahi na naman nila na ibalik ang optional na, ang mandatory face mask dahil doon tumataas na naman ang kaso natin eh. Okay lang, kasi tumataas naman, di ba? Pag bumaba pa, pwede mong magtanggal. Pero ngayon, kung ba, sabihin na mask tayo ulit? Ay, balik. Balik. Para sigurado, sa protection. Ayos. Ingat kayo, kuya. Thank you, ha. Thank you. Samantalang, tanungin naman natin yung iba nating mga kapuso. Kuya, isa lang. Isang mabilis lang. Ma'am. Ano ang masasabi niya na sinasabi? Ibabalik daw po yung mandatory na sa iyo sa pilit ng pag-face mask outdoors. Ano masasabi niya? Para po sa akin, okay yun. Okay yun. Better na protektahan ko. Sige po. Ingat po kayo. Thank you. Ayan po. Magkahalo, ano, may mga nagsasabi na maganda naman na mag-face mask din tayo. Wala namang mawawala. Iba naman, pahinga muna tayo sa mga face mask. Ito talaga bumababa na naman ang mga kaso. Depende po yan ang sinasabi po natin dito lagi. Optional. Hindi sa pinitan, hindi natin pinipilit ng face mask ang mga tao, pero wala rin naman pumipigil sa atin na mag-face mask kung sa tingin natin yun ay mas makakabuti sa ating kaligtasan. Samantala, sa punto po ito, kausapin naman natin ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, Dr. Jose Rene Negrano, kautay ng kanilang panawagan na ibalik ang mandatory wearing of face mask dahil nga po sa sitwasyon ng ating COVID-19 sa mga panahon ito. Dr. Negrano, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Eva, at sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Dok, ano po ang posisyon ng Private Hospitals Association of the Philippines dito po sa usapin ay natin ng mandatory wearing of face masks? Amin po kasi, ever since nung umpisa pa, sinabi namin na parang masyado maaga yung pagpapayatin itong mandatory na paggamit ng face mask. So ngayon po, nakita natin na after mga ilang weeks po na tinanggal natin yan, ay dumadami po ang kaso. So sa atin naman siguro, hindi naman kailangan na sabihan tayo talaga. Isipin na lang po siguro natin ang ating responsibilidad natin na paprotektahan hindi lang ang ating sarili, kundi ang ating pasambahay, mga kasama at mga kaibigan po na hindi tayo makahawa at mahawa sa COVID ulit. Dr. Negrano, substantial po ba yung naging pagtaas ng bilang ng mga kaso sa nakalipas sa 2-3 linggo? Napuputol po. Medyo kumarinig. Malaki po ba, sir, yung itinaas ng bilang ng mga kaso, Dr. Negrano? Yun po, alam nyo, dati nung may bagong maumpisa yan, yung ating total active cases, mga around 20,000. Ngayon po, umabot na ng 38,000 plus. At yung po mga ngali cases po, bumalik na naman doon tayo sa mga around nag-average ng 3,000 a day. Yung mga kaso po ito, marami po ba ang severe o yung mga critical?
Doon po naman sa ano, hindi ganun kadami yung mga severe and critical. Kasi ito pong mga mas right now, itong mga bagong sub-variants, hindi naman po ganun kagrabe. Pero yung pong nakikita natin nga, right now, ng mga statistika o mga data, ayan po ay, pwede sabihin pa natin na, ano po yan eh, konti pa nga lang yan dahil po yan po yung mga rehistrado lang o dun sa mga accredited na laboratorio. Paano naman po yung hindi nagpa-test at paano po yung mga hindi na register na nagpa-positive sila? Actually, yun po yung mahirap patukoy, ano, Dr. Decrano. Marami po kasi ngayon, palibasa marami na rin ang vaccinated. Yung mga nagkakasakit, mga nagpa-positive na hindi na nagpapatest o yung mga nagsa-self-test na lang at hindi na nare-report. Sa tingin niyo po ba yung the actual picture, hindi po po natin nakikita dahil wala tayong accurate number of testing at hindi natin talaga matukoy kung ano ang extent ng COVID-19 sa mga panahon ito? Ganun nga po, ano, mas malam po na halos magdodoble pa siguro doon sa nakikita nating data ngayon, halimbawa kung 38,000 baka malaki pa yan, mas marami dahil marami nga po na mga nagtetest sa sarili nila ng antigen at hindi na po nare-report yan. Ang report lang po ay yung mga pupunta sa mga accredited naming laboratorio at sa mga ospital. Kaya po mas kailangan po natin mag-ingat at yun po ang payo namin, ipatuloy po natin ang paggamit nitong face mask. Okay. Dr. Degrano, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat po ang iban at po mga nakikinig ko. Ate pong nakausap, Dr. Jose Rene Degrano ng Private Hospitals Association of the Philippines. Hindi ho natin na ma-overemphasize yung kahalagahan ng sarili nating pag-iingat. Hindi naman kailangan sabihin ng gobyerno sa atin kung anong kailangan natin gawin. Alam naman po natin kung ano yung mga high risk. Alam naman natin sa sarili natin kung tayo ay prone o medyo vulnerable sa sakit na COVID-19. Kaya siguro po ang pag-iingat ay kailangan manggaling na rin sa atin mismo. At yan po muna ang ating ulat muna dito sa Litex sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Tinanghal ng Taste Atlas bilang second world best street food ang Pinoy handaan favorite na Lumpiang Shanghai. Base sa inilabas nilang top 50 best street snacks, binigyan ng 4.9 audience rating ang Pinoy dish. Ang ingredients ng Lumpiang Shanghai ay kanin ng pumpkin, carrot, sibuyas, papalasa o seasoning at lumpia wrappers. Perfect din ito with rice at sausawan na sweet and sour sauce o kahit ketchup. Nanguna naman sa listahan ang pan-fried flatbread na Roti Canai ng Malaysia. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 5.26 trillion pesos na national budget para sa 2023. 289 ang pumabor, 3 tumutol at wala naman nag-abstain. Walang ginawang pag-ambyenta sa panukala. Sa ilalim ng proposed budget, the Department of Education may pinakamalaking pondo na nasa 710 billion pesos. Meron na tayong 12th bagyo ngayong taon, ang Bagyong Luis. Kaugnay niyan, hingi tayo na update mula kay Raymond Ordinario, Senior Weather Specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga! Yes, magandang umaga naman, Egan. Nasaan na itong sentro ng Bagyong Luis ngayon at gaano ito kalakas? Yes, ay ganito ang ating bagyong si Luis, no, huling namataan sa layong 1,090 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Mm-hmm. Nagtatakip ito ng hanging aabot ng 75 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos igan ng pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya in the next 12 hours ay possible na itong lumabas dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Igan? Ayun, sa weather track niya, mukhang hindi magla-landfall, no? Yes, Igan, nakikita natin, no? So, after nitong lumabas dito sa ating Area of Responsibility, mag-recurve na ito to the northeast, so iiwasan din ito yung southern Japan area. So, kung magiging ganito yung takbo nito, ay posibleng wala itong tamaan ng anumang bahagi ng kalupaan dito sa Southeast Asia or sa Asia area. Kailan nga uli lalabas, Raymond?
Inaasahan natin, no, 12 hours from now ay nasa labas ito ng ating area of responsibility. So, tansya natin bago maghapon or hapon mamaya ay lalabas ito ng tuluyan ng ating area of responsibility. So, ang Luis, walang epekto sa lagay ng panahon natin sa Pilipinas ngayong araw? Yes, tama yun, Igan. Wala itong magiging direct ang epekto. Ito ay dadaan lamang dito sa ating corner ng ating area of responsibility. Eh, makibalita kami doon sa low pressure area, doon sa Philippine Sea. Ano, kamusta monitoring ninyo? Yes, Igan, ito namang isang low pressure area natin as of 3 a.m. ay nasa layo 335 kilometers sa may silangan ng G1 Eastern Samar. Base sa ating latest analysis, anytime today, pwede rin matunaw itong low pressure area na ito. Ngunit magdadala pa rin ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-ibagkulo dyan sa Eastern Visayas, Caraga at Bohol area. Igan? Atake ba nito yung hanging habagat? Sa ngayon, Igan, sa position nito, no, hindi ito makakapaghatak ng habagat. Ngunit okay. Nga, magpapaulan ito dito sa Eastern section ng Visayas and Mindanao. Yun ang inaasahan natin. And yung habagat natin ay bahagi na dahil nga pa rin dito sa bagyong Sicardi na nandito pa rin yan sa may Vietnam area. So anong magiging lagay ng panahon natin dito sa Metro Manila? So dito naman sa Metro Manila, Igan, no, magkakaroon tayo ng pangkalatang malubara sa panahon. Meron na tayong chance na mga isolated rain showers or thunderstorm. Okay. Na magiging mas madalas siya pagdating ng hapon, yung batang hapon hanggang gabi, ito nakikita natin ng malaking potential ng mga pag-ulan. Kaya kayong mga uuwi ng kanilang mga tahanan mamaya sa pagsasarangan ng mga pasok sa eskwela at dito sa mga trabaho, ay asahan natin na pwede tayong salubungin ng mga pag-ulan sa ating pag-uwi. Teka, kumakaway-kaway na ba ang amihan, Raymond? Sa ngayon, Igan, tinitingnan natin dahil aktibo pa rin ang ating karagat ng Pasipiko. So kung pag ganito yung sitwasyon natin, possible nito ma-activate yung ating IDCC muna. At kapag ganun nangyari, medyo hindi pa naman natin nakikita ang malaking potential within the next 2 weeks ng pagpasok ng amina. Maraming salamat, Raymond Ordinario, Senior Weather Specialist mula sa PAGASA. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding, buhay na naman ang surfing activity sa Baler Aurora. Nagsidatingan na muli ang mga turista para enjoy ang malalaking alon sa dagat. Pati ang kabuhay ng mga taga roon, unti-unti na rin sumisikla. Patuloy naman ang clean-up drive sa tabing dagat para maalis ang mga basura at iniwan ng bagyo. Ayon sa provincial government, may mga ipinatutupad na programa para manumbalik ang ganda ng tourist attraction sa lalawigan. Sa entrapment operation ng pulisya sa Barangay Pasong Kamo, Quezon City, na aresto ang 4 na lalaki na nagbebenta o manunang nako ng motorsiklo. Yan ay matapos makatanggap ng reklamong QCPD Station 14 mula sa isang motorcycle financing company. Nakita po namin sa online na binibenta yung unit. Then tinignan po namin yung, kasi po nahatak na po dati namin yun. Then tinignan po namin match po yung MP file number niya dun sa motor. Ibinibenta ang motorsiklo online sa halagang 60,000 pesos. Kalahati ng original nitong presyo. Napagalaman mula sa rehistradong ikalawang may-ari ng motorsiklo na nahatak ito noong pang-July matapos niyang hindi na mahulugan. Under mortgage pa yan eh. So dapat inuhulugan pa nung yung second owner na nakabili sa kanila. Which is according naman sa second owner, yung motor na yan eh, hinatak na sa kanya ng nung empleyado ng financing. Na later on napagalaman, natanggal na pala sa financing yun, yung taong yun. Tinutugis pa ng pulisya ang sinasabing dating empleyado ng financing company. Ang 4 namang naaresto, hindi na nagbigay ng pahaya. Maarap sila sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Sa Valenzuela City, 9 na lalaki ang kalaboso matapos mahuli sa akto ng mga pulis na nagnanakaw ng underground internet cable. Nagkunwari raw na gumagawa ng kalsada ang mga sospek nito Martes sa madaling araw. Nang madaanan ng mga pulis, tinanong para ang mga ito kung kailangan ng police assistance para hindi maabala ang trapiko. Pero nang tanungin ang tungkol sa permit, dito na na-corner ng mga sospek. Lumalabas na subcontractor ng isang malaking kumpanya sa ano, telepono. Meron na silang specific target para kunin yung mga kable. Yung lamang kasi ng kable, mga tanso yun. So pag nasunog, pinakilo, mas malaki ang halaga. Tinatay ang halos kalahating milyong piso ang halaga ng nasa batang kable sa kanila. Hindi nagbigay ng payag ang mga sospek na naharap sa kasong theft. Yan ang unang balita. James Agustin, Ang Puso, para sa Pilipino. Tinatay nasa 11 milyong piso ang halaga ng nasunog sa isang tindahan ng medical supplies sa Santa Cruz, Maynila kagabi.
Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga combustible materials sa tindahan. May unang balita si Darling Kai. Sumiklab ang sunog sa isang tindahan ng medical supplies sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 10 kagabi. Nagsimula yan sa ikalawang palapag at mabilis na lumaki ang apoy hanggang abuti ng itaas ng gusali. Inilabas sa mga tauhan ang ilang gamit na pwede pang isalba tulad ng mga wheelchair at phone. Mabilis na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Matapos ang ilang sandali, bagyang humina ang apoy. Pero muli itong lumaki. Unang-una, yung makikot na daan na nahirapan silang pumasok yung mga bumbero natin. Pangalawa din ay dahil yung area ay may mga lamang mga combustible materials kung saan kagaya ng mga alcohol, may mga diaper, cotton, mga latex gloves. Lalong nilakasan ng mga bumbero ang buga ng tubig mula sa iba't ibang direksyon. Nagtulong-tulong yung iba't ibang istasyon ng Manila Fire District kasama yung iba't ibang volunteers dito sa Manila. Kaya madali tayo, hindi tayo nahirapan dahil sa mga resources na naandyan ka ng water supply. Matapos ang 4 na oras, tuluyan ng naapula ang apoy. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 11 milyong piso ang pinsalang itinulot nito. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng tindahan. Pero wala naman daw tao roon nang magsimula ang sunog kaya wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai, Buong Puso para sa Binigo. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para tuluyang may pagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections sa 2023. Ito'y matapos sa ratifikahan ng Bicameral Conference Committee ang panukalang batas. Kapag aprubahan ng Pangulo, mauurong sa huling Lunes na Oktubre sa susunod na taon ang barangay at SK elections na nakatakda sana sa Disyembre ngayong taon. Isasagawa naman ang mga susunod na BSK elections kada 3 taon. Ang pondo para rito ay kukunin sa pondo ng Commission on Elections o sa supplemental budget na ipapasa ng Kongreso. Makakatanggap na refund ang mga customer ng Maynila na naapektuhan ng water interruption mula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Pinagmumula kasi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynila dahil sa kabiguan itong magbigay ng tuloy o tuloy-tuloy na supply ng tubig. May unang balita, si Jamie Santos. Lang nawawala ang kita ng laundry shop na ito sa tuwing mag-aanunsyo ang Maynilad na mawawala ng tubig sa kanilang lugar sa Bacoor, Cavite. Nadagdagan pa nga raw ang kanilang gastos dahil kinailangan nilang maglagay ng tangke ng tubig para hindi naman matuyo ang kanilang negosyo. Yung first basic talaga na kailangan sa paglalaba is yung tubig. So pag walang tubig, hindi talaga tayo makakalaba. So ito siya importante, lalo na sa laundry business. Si Tatay Miguel, nagpupuno ng tubig sa mga container ng abutan namin. Dahil sa maraming araw na mahina ang isinuplay ng tubig ng Maynila sa kanilang mga customer, pinagpupunta sila ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ng mahigit 9 million pesos. Maynila Water Services Inc. was found to breach its service obligation of ensuring the availability of an uninterrupted 24-hour supply of water at 7 pounds per square inch or PSI. Minimum pressure for more than 15 days. Para yan sa water interruption noong Mayo hanggang Hulyo. Sa mga customer sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at ilang lugar sa Cavite. Babayaran ng Maynilad ang multa sa pamamagitan ng bill rebates o isosoling bayad sa mga apektadong customer sa Nobyembre. Will this be a one-time rebate? Yes. Whatever that amount of the rebate, that will be used to offset your existing water bill. If that amount is bigger than your water bill, then it will carry over until you consume it. It's like an overpayment. Hindi pa malinaw kung magkano ang rebate kada Maynilad customer. Pero hahatiin daw ang 9 million pesos na penalty sa bilang ng mga apektado ng water interruptions. Ayon sa Maynilad, tatalima sila sa desisyon ng MWSS. Pero paliwanag nila, labis na naantala ang supply ng tubig noon bunsod ng algal bloom o paglulumot sa Laguna Lake. Bagay na hindi raw kontrolado ng kumpanya.
Para sa unang balita, Jamie Santos, buong puso para sa Pilipino. Hanggang dito na lang po muna ang ating pakikinig, panonood sa ating mga kaganapan sa Pilipinas. Ang good news dahil wala nang bagyo sa Pilipinas, so positive po yan. Yung negative naman, parang bumabalik daw yung pandemic. So iniisip nila na i-implement ulit yung compulsory na paggamit ng face mask sa public spaces, public places. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please pakisupport naman po. Please like this video. And yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Pakishare na rin po sa inyong mga friends and families. Maraming salamat po. God bless us all. See you on my next video. Salamat po.